Sabi ni Ma'am Plastica, gusto niya rin umutang sa akin, tumawag din saan, pero di siya nagsalita sa akin, nahiya siguro. Wala. Parang no comment kaya ta ni Nong. Anong parang na, bigla ka natameme Nong ah? Hindi, yung isinuka niya na yung tao. Yung pagmumura mo pare, yung parang gusto mo nang patayin yung tao eh. Oo. Pero ngayon, sinasanto mo ulit siya. Yes. Nakita niyo na yung pagpapaikot ni Alpha sa inyo dyan sa kabila. Diba? Dinadaan lang kayo sa pera. Pare, kung sino man kayo na pinapaikot ni Alpha dyan, mahiya kayo sa balat niyo. Kilala niyo na kung sino yung taong yan. Wanted yan sa Pinas. Kaya nga hindi makauwi. Inamin niya na kay Kuya Apple G na may kasalanan siya sa batas ng Pilipinas. Inamin na niya rin na pag uuwi siya, pupunta siya ng China o anong paraan. Alam niyo nang masamang tao yan eh. Kaya nga nagpapadala ng pera kani-kani-kanino yan, hindi niya pangalan eh. Andun na si Ate Beshi. Iba-iba ang pangalan na ginagamit ni Alpha pa nagpapadala ng pera. Hindi pa ba kayo gusto niyo madamay sa kaso niya? Sino ang taong pumakampi sa masamang tao? Kayo lang? Pucha naman oh. Ang taong kumakampi sa masamang tao, masama na rin. Alam nyo lahat yan. Pucha, dumaan tayo ng grade 1 hanggang grade 6. Itinuturo ang Biblia, itinuturo ang masama. Ang mga teacher, sabi nga na pangalawang magulang para maturuan tayo ng tama at mali. Alam nyong mali kayo dyan sa kabila, andyan pa rin kayo. Ewan ko sa inyo. Kumatawag din yan si Balyena, oportunista. At nagpaparinig kay Marit 2G. At minsan gusto pang umutang ng 50K. Oh! Oh, ayan. Oh, nagpapatunay si kapatid Marit 2G para madala raw ng bihil yung pamilya niya sa Manila. Binigyan ng pera. Grabe. Para matulungan. Paring Rudy, yung tumutulong sa inyo na nag-uumpisa ka, nasa probinsya ka pa yata. Pamilya na yan. Yung pamilya yata nasa probinsya. Probinsya. Ipamilya namin yan, si FLM family. Tapos mumurahin mo kung ano itatawag mo sa boss namin. Kung hindi ka ikaw lumabas sa pangalan ni boss, hindi mo makikilala si Ate Marie Chuji na tumulong sa'yo. Tapos ganyan ang pagsasabihin mo sa boss namin. Nasaan yung hiya mo? Nasaan yung pagkatao mo? May Diyos ka ba? May takot ka ba sa Diyos? Mag-iingat ka, brat, sa pagmamaneho mo, sana walang mangyari sa'yo. Dahil yung karma andyan, umiikot lang sa'yo. Ewan ko bakit nabibili yung paninindigan mo ng pera. Pinagmumura mo siya. Alam ko naman si Alpha at si Yamang pumapaikot sa'yo, Rudy. Nagpapatakbo ng utak mo. Alam namin yan. At alam mo rin yan. Sana hindi matindi ang karma ang balik sa'yo. Sana hindi matindi. Sabi ni Ma'am Spider-Woman, ha, bihil, pangit. O ayan, minura mo ng kay Lulutong yung kasama mong nangungutong ngayon. Kadiri ka, sino ka mo, sinubo mo ulit. Yes! Yeah. Salamat po, Mami Cora. Sabi ni Ma'am Plastica, gusto niya rin umutang sa akin, tumawag din saan, pero di siya nagsalita sa akin, nahiya siguro. Oh. Ay, bumati ka muna, Samtown. Nandiyan ba si Samtown? Banat, Ma'am Samtown. Hello! Good morning! Good evening sa bansang Pilipinas at mapagpalang araw sa inyong lahat. Natatawa ako kanina. Bakit? Pero ako one time, nabiktima ako dun sa ano niya, going back to her, ano? Yung pagbabasag ng pinggan. Alam mo yung after ng live niya, ang ganda.
Basta may moment na ganun. After ng live niya, oo, nagbabasag. Nagbabasag ng pinggan. Tapos, pag, after ng mansyon and tas nag-live siya, para bang nangyari na bigla yung pagbabasag, binasag niya daw lahat ng pinggan. Ewan ko kung nabalitaan nyo, ewan ko kung totoo yun, or baka joke lang. Kasi ako naman sensitive eh, kasi lagi niyang panakot sa akin noon, nahihiwalayan niya si King. Kapag nag-aaway silang dalawa, eh ako naman si sister mo, syempre, ayoko yung maghihiwalay, di ba? Kung mapag-uusapan, eh hindi. So sabi kong ganun sa kanya, naku, ano ba to? Sabi kong ganun, ang problema yata, pera. Kasi syempre, ano ba ang pinagmumulan ng away na mag-asawa kundi pera, di ba? Oh, di ang nangyari, si sister Ora mismo nagpadala. Sabi ko sa kanya, andyan na yung ano, nagpadala ako ka ng mag-away, huwag na kayo mag-away. Tapos, maya-maya, tumawag ako, okay na kayo. Sabi niya, oo, okay na kami, sister. Bakit mo alam na, ano, na may problema, yung may problema ako, ganyan-ganyan. Sabi niya, eh, kasi si King, minsan ay dumiskarte na sarili daw. Ganun, ano yun? Di ako naman, amang-awa naman ako doon sa sister. Sa kanya, di ba? Pero, yun na naman na yung kaloob, no? Pinagkaloob sa kanya. Kaya, after a while, parang na-realize ko na baka nga, ano lang, yun nga, nito lang huli na nagpakita siya ng sarili niyang, yung tunay niyang kulay, eh baka nga nag-gimikan lang tayo. For all I know, ako lang ang nagbibigay sa kanya at nahihingan niya at nasasabihan niya. Kaya magtataka kayo, bakit nagbigay sa kanya? Pangalawa, bakit nalaman niyo na lang nung tinugi na ako sa mansyon, di ba? Walang nakakaalam dahil wala naman akong planong ipakalam. Kaya lang, nung binalahura ako ng gusto, kami dala ni Apitos dun sa live ni Victoria na to the max, eh sabi ko, itong taong to, iba ang pagkatao talaga niya. Yun. So, may makaka-attest naman yan dyan eh. Even si Josephine Latoha, I don't know what's going on with her. Pero marami for sure nakaranasan kay Yama. Ewan ko kung nakakling pa siya kay Yama. But I hope and pray na there will be a time na marirealize niya na hindi namin dapat na na-spoiled siya. Yun. Tapos going back to the story about dun sa sapi-sapi, alam niyo ba yan? Pinagpaplanuhan niya yan for sure. One time yan, nag-live. Sabi daw, andyan daw yung kapatid daw ni King na nag, yung born again, etc., etc., para i-cast away daw yung pumapalibot sa kanyang masamang espiritu. Do pag tinanong ko ng Mala Santa Romana, hindi naman daw may sapi. Kasi nga may banal ka na eh, no? Ang sabi lang ng espiritu ko, eh merong pinagdadaanan si Yama at merong sabihin na nating problema sa pag hindi yung nasisiraan, pero ibig sabihin meron siyang iniisip na problema. Yun ang sabi ng spirit na Santa Romana. Kilala mo naman yun, Limore. Tapos pinagpipilitan siya, may sabi siya, ganito, ganyan. Tapos may pinakita pa siyang picture na nag-iba daw ang mukha niya, eh halata na bang filtered yun? Yung mga ganon. Until siguro gusto niya nang mag-escape sa akin. Because, siguro, sinakyan lang niya nga ang Mahal na Santa Romana na hindi niya alam, hindi biro-biro ang Espiritu Santo. Siguro, it seems na seryoso yung kalagayan ng Santa Romana. Kaya, parang gusto niyang miss kapuna or hindi na siya makapunta, etc., etc. Yung pala, talagang meron siyang something behind of it. Siguro, sinubukan lang niya, nag-gathered lang siya. And sabi ko nga, huwag kayong magkukuha ng video, huwag kayong kukuha ng picture. Anong ginawa niya? Si JC, nilive pa niya. Nilive ni JC dun sa ano. So doon pa lang, parang kinikutob-kutoban na ako. So, I still trusting JC that he was manipulated by Yama. Okay? But meron din siya mga pinag-confess sa akin. Na sabi niya, ate, I've been wanting na makabalik kami sa Mahal na Santa Romana.
para malaman natin kung sino ang nagsisinungaling. Yun ang sinasabi sa akin ni JC nung mga those time. So, ibig sabihin, bakit nung nag-away sila dalawa ni Yama, it seems na merong lies about it. So, para bang siguro gusto niyang ipamukha kung sino nagsasabi ng totoo, ganyan, ganyan, ganyan. So, sabi ko nga, yung drama na yun, may time na nag-live siya, mga kapatid, na na-possess daw siya. So, nagpagamot siya dun sa pinsan daw ko ni kapatid ni King na born again. Alam niyo po ba na ni-live niya, tapos tinawagan niya ako sa messenger, saan kayo makakakita na nagka-cast away o nagka-cast ng bad spirit, tumatawa ho yung nagdadasal. Imagine niyo, nakamute siya na live, kapatid. Nakamute siya naka-live. Tapos ako, hinab niya ako ng messenger na hindi ko na kinuwento sa inyo kasi very awkward, ano? Dahil ayoko na mapag-usapan. Pero yun ang ginawa niya sa akin, ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Na tinawagan niya ako, sabi niya, Santa Lilibet, sabi niya ganyan, ganyan, ganyan. Marami sila dito, ginagaya niya. Yung boses niya parang, minsan skeptic din ako. Although, syempre, tayong mga katulad natin ay hindi tayo pwedeng mag-isip ng negative. Yan lagi pirme ang tinuturo ng Espiritu Santo. Kahit na alam mo na negative na, hindi ka agad mag-judge right away until you discover at the end. Because, sabi ng Espiritu Santo, ang paghihiganti sa Kanya, wala sa atin. It seems itong mga naganap sa atin lahat, this is just a big trial in our family. You know why? Tingnan nyo nga, sabi ni Francis kanina, we are all very blessed na naniwala kayo after all na lahat ng paninira sa kanya ay natira kayo. Nananatili dito sa akin. Biro mo, ilan daw na sabi ng sabi sa kanya, boss, mahal kita hanggang sa huli. Yun ang sabi niya sa Zoom kanina, Limor, kuya, na Sukir. So, sabi niya, mapapalad kayo. Now, go the story to end up that yung nagka-cast away ng bad spirit, nagtaka ako na yung pati yung cruise na yon pinagdidiskitahan. Ang sabi daw, hindi daw pantay, ganyan, ganyan. May something, pero doon pa lang, naghinala na ako na over the messenger, nagtatawanan yung nagka-cast. Sabi daw, habang siya nagda-drama, Santa Lilibet, tumutulo daw yung laway niya, ganyan, 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 ganyan. O, tapos after a while, ikaw ba si Rica? Sabing ganun nung babae, na kung sino inarkilan niyang babae, na nagtatawa. Yung sabihin, kinagka-cast away ka, tapos sasabihin mo, tapos nagtatawa na kayo. So, doon pa lang, naghinala na rin ako. Although, syempre, mahal natin siya, di ba, Limor? At dahil mahal natin si Francis, mahal din natin yung inaakala natin nagmamahal kay Francis. And yet, hindi pala. So at the end of this, I know, Limor, na talagang gusto niya na akong tsugiin, hindi lang siya makaagpas sa akin. It was given to Victoria na nakatapo na yung ni Victoria, pasintabi sa Victoria, na alam ko, na alam nila na kung paano ko tatanggalin one time. Kaya yun yung mga time yun kasi, di ba, si Alpamonio is nagpipidback. Kumbaga, hindi na kapanipaniwala dahil nga, magulo na eh. Diba may mga habilin ng Espiritu Santo until hindi ako nakipag-usap sa Mahal na Santa Romana pero nagmensahe ang Mahal na Santa Romana doon sa main GC namin. Yun yung binanggit ko na sa Ilimor na ang sabi, kung sino man ang tatanggap ng sisar o salapi sa inuutusan ni Satanas ay mapapasa kanya na kayo. Even though that she has pangalang banal. No, maybe God use her also. Dahil siya ang nakapwesto dyan eh. E lagi naman sabi ng Espiritu Santo, hindi maiaangat ang kabutihan kung wala rin nandyan ang kasamaan. Tama po ba? So dito, this is just a big trial, no? Sa ano natin, sa faith natin sa Panginoon. Now, sabi ko nga, nandito na tayo sa huli. Na until Limor, this is a big miracle ever since I know that I have a brother called Prince that I need to look for. I need to look for my brothers and sisters in faith. And one is my brother. Si Francis yun, alam ko kasi
tinukoy na sa akin way back 25 years old na maitim yung hahanapin kong kapatid namin na prinsipe. Kaya ako hindi na ako maglilihim. You know that I always mention prince and princess and all throughout in the vlog, mandami na silang copycat. Okay. I will not give more in detail in that, but pretty sure that SWB is Francis talaga. And napatunayan ko na yan dahil I didn't know that yung isa naming spiritual advisor ay iisa lang. Recently ko lang nakakonek uli ako dahil yung pandemic na wala ang number. I just asked about Francis, kung kilala niya si Francis Leo Marcos. Ang sabi niya, oo, doong nagbigay sila ng bigas, nagkausap pa kami. And kinonfirm ko kay Francis kung kilala niya ba si Kuya. Sinabi niya, mentor niya. So no question at all sa pagkatao ng kapatid ko. Kaya sinasabi niya, ang mensahe niya sa atin is tumitindi na. Okay? The letter is very meaningful. That means if you will dig it up and you will understand how deep it is because he is, I could say whatever, kung magalit kayo sa akin, I know that he is one of the chosen one. Isa siya sa pinili. Okay? Baka mas mataas pa sa pinili. Kaya dito pumapasok ang pananampalataya natin. Hindi lang pinoo-obvious ni Francis because we need to be ready into something new. Kaya tinuturo niya na maging bukas palad tayo because he knows one day the biyaya, ang malaking biyaya na hindi nyo inaasahan na dadating sa ating bansang Pilipinas ay talagang ipagkakaloob. But the key is, kailangan namin kayong turuan ng kaganahang asal, magbukas palad. Kasi ano bang pwede ninyong ibigay sa Panginoon? Ano bang pwede ninyong ibalik? Yun lang naman eh, magtanim tayo ngayon para sa Panginoon, tulungan natin ang ating kapwa-tao, gaya ng ginagawa ni Francis ngayon. And we will just go straight, wala tayong linga-linga sa kaliwa-kanan. Because etong mga to, ano lang talaga to, obstacle lang sa main road natin. The truth is, dadating ang panahon, dadating ho yan. And nagparamdam na ang kapatid ko kanina about that. So, we are very, very blessed. Kung hindi nyo ma-comprehend ng husto, pero I can assure you guys, ako, hindi ako dadating sa puntong ito na haharap sa inyo because it was revealed to me even my younger days. I'm already 46 years old. But then everything has been said to me. That's why I am here for Francis. And I don't want you guys to think negative about it because we have a big mission to do. And ang part niyan is to maranasan natin ang kaginhawaan sa bansang Pilipinas. Tulungan natin si Francis na maging kasama natin all throughout kasi hindi niya ma-implement lahat yan kung wala rin tayo na bumabakod sa kanya. It's so sad na ang ibang tao ay talagang napariwara sila dahil nag-alinlangan sila. Yan ang mensahe niya kanina. Matatalino kayo, mapapalad kayo dahil kahit na anong narinig niyong negative kay Francis sa akin ay sabi niya ganun, ay hindi kayo naniwala at nag-stick kayo sa akin at kasama ko kayo, sabi niya. So ako, bakit ako naniniwala sa kapatid ko? Dahil that biyaya, it is real guys. It is real. We need to invest to our Lord God because everything that blessings coming from Him. Yun lang ang hinihingi ng Panginoon. Magpatuloy tayo magpakabuti. Ipakita natin ang kabutihang asal, pagmamahalan. Because these people na napariwara, I don't know. But the thing is, si Francis ang magdi-decide dyan. Because kung makamit na ni Francis ang kalayaan niya, I know God will give him a message. And it's only to sacrifice our feelings, guys. But I don't want to say it right now. Because we need to purify our hearts and soul. Yan ang magpapalaya sa paghihirap ng bansang Pilipinas. Kailangan nating mas lalo pang maging busilak
sapagkat peace.